usapang gulong. Kailangan i-rotation, kailan, at bakit. Itong gulong ko, every 5,000 kilometer, nilalagay ko po ito. Itong harap, nilalagay ko sa likod. And then after 5,000 kilometer ulit, yung harap, nilalagay ko sa kabilang likod. Tapos yung likod, yun, nilalagay ko naman sa kaliwang harap. Pa-cross naman. Ganun, no? X. Yan. Bakit po natin ginagawa yan? Para pantay po ang kain, ang pagkalbo ng gulong. Hindi yung harap lang nakakalbo lagi. Dahil yun yung gamit na gamit sa manibela. Yung mga kaliwa, mga kanan. Para pag nagpalit po ng gulong, sabay-sabay po yan. Hindi po pwedeng harap lang, hindi pwedeng likod. Dahil ang expiration ng ating gulong, 5 taon lang, 5 years. Yun po ang ating gagawin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano. Ito po ang preparation, mga tools po na gamit po sa pag-rotate ng gulong. Kailangan dalawang jack. Kung meron kayong jack stand na bakal, mas maganda po yun para matatag. Kung medyo matagal po ang inyong pagkalas ng gulong at pagkabit para hindi po tumumba. Kailangan nyo ng range. Yan, nung araw cross range. Ngayon, paglabas sa kasa, meron na po siyang fit para dito sa ating gulong. Ito. Yan. Gamit po ito dito sa ating jack na galing kasa. Ito po, may hydraulic crocodile jack na ginagamit ko rin po sa pag-rotate ng gulong. Ito naman o, stopper. Halimbawa, pababa ang inyong lugar. Ito ang gagamitin ninyo. Yan. Para siguradong walang mintis, hindi huwabante ang gulong. Kahit na anong mangyari. At kailangan po sisiguraduhin nyo kung nakalagay ho ang sasakyan nyo kung automatic transmission sa park. Kung manual po, ilagay nyo po sa primera, sa una, at naka handbrake. Para siguradong hindi po abante or atras ang inyong sasakyan. Yan po ang first step. Ako'y pagpapalit itong kanan dun sa kaliwang harap na gulong. Instead to, kasi nauna nung unang 5,000 kilometer, itong harap dun lang sa likod. Ngayon, pa-cross yun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, katulad itong crocodile jack na hydraulic, kailangan mahigpit po muna yan. Ito, higpitan nyo. Kasi pagka maluwag yan, babagsak po ang inyong sasakyan. Kailangan siguradong mahigpit. Yan. Tapos, kailangan i-ano nyo lang dyan sa chassis. Ito ang chassis. Kaya lang ako, may muelye. Kaya pwede ko dito sa muelye. Pero bago ko ilagay ito, nagsasapin ako para hindi humagasgasan. Pero lulugan ko muna itong gulong. Ang pagluwag po dyan, counterclockwise. Pakaliwa. Lahat po yan pakaliwa. Yan. Lulugan po natin muna. Yan, counterclockwise lang po ang pagluwag. Kung hindi kaya ng mga braso nyo, tuntungan nyo lang mapa-cross joint o yung ganitong single joint na pantanggal para mabilis. Yan. Lulugan nyo lang po yan bago nyo jakan. Yan. Yung malabante yan kasi may stopper tayo dun sa harap. Yan.
Alam mo, malubog na. Yan. Counterclockwise lang ho. Sa harap naman tayo magluluwag. Siguraduhin yung ano ah. Meron kayong ganito. Stopper. Kung wala, eh bato lang ho. Para hindi umabante o matras ang inyong sasakyan. Ganun din dito sa harap. Luluwagan nyo lang ho ng counterclockwise. Ah, well, tumaskip pa. Para hindi ka persado, eh, apakan mo lang. Kasi siniskipan ko yan. Yan. Luwag. Pakaliwa po ang luwag. Ganun din ho, pagka naplatang kayo. Pakaliwa lang. Yan. Nakikita ko yung technique. Para hindi persado yung braso nyo. Kaliwa, left, counterclockwise, yan, yan, okay, last, kailangan check-checkin nyo kung bago kayo mag-jack, siguradong maluwag lahat bago kayo mag-jack. Kasi mahirap mag-jack. Kung maskip pa yan, iikot lang yung gulong nyo. Ngayon, papakita ko pa kung safe ilalagay sa tamang lugar ang jack. Yan, stable na po yung crocodile jack. Kung saan po meron po chassis na matibay. Kasi pag malambot po ang nilagyan nyo sa kaha, eh masisira po yung flooring nyo. Kailangan si chassis. Kung wala pong melye, basta sa chassis. Sa matigas na bagay. So yan, i-jack po natin. Pero ito, sinikipan ko ito kanina. Umangat na yan. Yan. Pagka nakita nyo, it's possible na umabante yan. Kaya may stopper eh. Kasi nagbago ng place yan. So nakita nyo mataas na. Tugan nyo lang ho. Kaluwag nyo. Yan. Mamaya, pagsikip, hindi ho po pwedeng ganito. Kailangan tapat-tapat. Sabihin tapat-tapat sa butas, tapat sa kabila. Kasi magwiwigil ang inyong gulong pagka hindi nyo po ginawa yun. Yan. Mas madali pagka yung naluwagan nyo na yung gulong. Kung stock up ang inyong gulong na adikit dito sa drum brake, eh huwag kayong matakot. Yung reserbang gulong nyo, yun yung ipalo nyo. Siguradong matatanggal po yun. Kaya mas maganda lagyan nyo yung WD-40 o grasa yung mga thread ng tornilyo para hindi po mamakat at madali po matanggal ang mga tornilyo. Yan. Ang higpit po niyan, mamaya papakita ko po sa inyo. Yan. Tulad niya. Madali lang. Tanggal na. 1, 2, 3. Yan. Lilipat ko ngayon to doon. Sa harap, sa kanan. Kasi nagawa ko na yung sa harap, dinalap sa likod. Ngayon, pa-cross naman. X. Yan. Okay. Yung kanina po, crocodile jack. Ito, yung jack na iniikot. Merong parang pa-triangle, ito naman yung diretso lang. Pagdudugtong-dugtongin lang yung mga bakal. Yan. Tsaka nyo ilalagay ito. Kailangan siya stable din sa chassis. Yan. Pakanan para tumaas. Yan. Kanan. Yan. Kaalam nyong umaangat na. Yan. Diretso nyo lang. Tumutunog yung
stable naman yun eh. Walang takot. Ayan, medyo konting pwersa. Iipit dun sa aking guantes. Kaya minsan masarap yung narurumihan. Hintayin nyo lang na umigot to. Yan. Kunti na lang. Para mabilis. Actually, kahit sinong professional na mekaniko o kahit ordinaryong bata, pag natutunan to, madali po. Para pag na-aplatan kayo, eh mabilis lang. Tulad nito, check nyo kung gugulong na. Ayan, gumugulong na. Ito yung galing sa kaliwa. Ililipat din to. Ganun din, pakaliwa lang din yung pagluwag. Kaliwa. Kailangan medyo bilisan natin ang kilos kasi wala tayong jack stand. Kahit na sabihin mong bago yung crocodile jack mo o matibay, diba eh hydraulic yan, pwede bumaba. Kaya mas maganda kung meron kayong jack stand para stable. Kung ayaw nyong gawin to, pwede nyo dali sa gasoline station. Bali, pwede ko nang paggawa ito sa vulcanizing or sa gasoline station. Kaya lang, tinuturo ko lang po sa inyo na do it yourself. Diba? Matipid ka na, nag-exercise ka pa. Yan. Tulad nito. Ang kanan, ililipat natin kung galing sa likod para pantay ang kain. Tingnan nyo, pantay para pagka nagpalit tayo eh sabay-sabay dahil may expiration date din po yan. Yun, pag pumasok na yan, yan nyo ilagay itong tornilyo. Pagka hindi umikot siya, huwag yung propersa yun kasi ma-oblong ang thread. Malu-loose thread. Kailangan maayos po yung paglagay. Ayan. Ayan. Igipitan natin ng konti. Pag kumagat, okay. Ngayon siya, sabi ko, pakanan. Clockwise naman. Tapat, tapat. Ayan. Magkatapat, fit. Ano yung susunod ng katapat? Yan. Hindi pwedeng walang katapat yan. Lahat yan may katapat. Yan. Ito. Ganun din pagka ibinaba natin itong jack. Tapat-tapat. Pag hindi nyo ginawa yan, magwiwigil ang gulong nyo. Yan. Madali lang. Madaling magpalit ng gulong. Pag naplatan, ganito rin ang gagawin ninyo. Kailangan lang i-jack nyo sa chassis, hindi po sa flooring. Dahil meron po akong kakilala sa flooring po nag-jack, eh butas po ang flooring. Yan. So, yan, tapat-tapat. Yan. Parang kinakarating nyo lang yan. Todo nyo higpit, ibababa nyo lang po itong jack. Pakaliwa naman. Kanina, pakanan, higpit. Oh, sira na yung aking guantes. Kailangan na rin yan. Sasapin ako ng karton para hindi umagas ka sa inyo yung chassis. Ngayon, tapat-tapat po ang fit. Ayan, tulad nito.
Pag yun ang hapakan, kailangan nyo tamang higpit lang kasi malolostre dyan. Tapat dito, dito. Bila naman, dahil magkatapat. Tapat. Kung apat lang stand nyo, ganun lang din. Kung anin, dito, ganun din. Tapat, tapat. Yan. Mas maganda kayo maghigpit. Dahil may kakilala ako sa highway, natanggalan ng gulo. Well, hindi masyado na higpit. Alam nyo mahigpit na. Eh ako, sigurista ako. Ah, mahigpit talaga. Mahirap nang maging magsisi pag lumipad ang gulong. Maka-aksidente ka at maka-aksidente ka. Yun. Ito, daan na itong harap. Ito, lipat natin sa kabila. Galing ito rito sa harap. Lalagay ko dito sa likod. Yun. Yung pagdisa ko kanina. Yan. Kaya may grasa rito sa kaha. Sa kaha, sa rim. Yan. Alam. Okay. Yeah. Ito, medyo pinahirapan akong papasukin. Pero okay lang. Hindi ko magigpit yan. So, naiwan ko yung aking ano eh. Yung cross joint. Kunin ko yung tie range. Okay. At ganun din. Clockwise po ang paghigpit nito. Kung ito, todo muna. Para hindi masira yung thread. Kasi baka hindi sumentro. Yan. Kung alam nyo nakasentro na. Yan. Yan. Handbrake po yan. Apart pa. Tapat-tapat din ho. Tapat yung butas. Ang ibig sabihin, tapat-tapat. Yung butas sa baba kailangan nakatapat sa taas dahil pag hinigpitan nyo ng ganon iwiggle po yan kasa makakanda saka isa pa mas maganda ang kapit ng higpit pagka tapat-tapat po una hindi yung maganda ang drive pangalawa pwede pong matanggal ang gulong dahil may force yan iwiggle. Patuloy niyan, tapat-tapat. Yan. So, kung gagawin nyo lang, pagka nakakita nyo mahigpit na, yan. Patulad kanina, papakita ko, kakaratihin nyo lang ganyan. Kung ayaw ninyong karatihin, hindi gamitan nyo lang ng force, pero tapat-tapat. Yan. Tulad niyan, malagpit. Kaya niya, ayaw mo karatihin, ganunin mo lang. Sa pagluwag po nitong crocodile jack, kanina nahinigpitan ko to, pakanaan. Ito. Ito po. Kita. Ngayon, pakaliwa. Pusa kong bababa yan. Mas mabilis gamitin yung crocodile jack. Itong nabili ko, 3 ton lang. Eh, yung 6 ton, naiwan doon sa isang SUV ko eh. Sa Terano nung araw. Saka doon sa Land Cruiser. Kasi sa bawat sasakyan ko, meron talaga akong crocodile jack. Iikot ko pa kaliwa. Tingnan nyo, bababa po yan. Yun. Mas mabilis. So, yan lang kadali. Iikpitan nyo po. Tapat-tapat ulit. Muna natin, yung right, front, and then left, back, wheel. Para pantay ang kain. Yan. Tapat-tapat. Naswerte yung nakabili mo sa sakyang ko, naiiwan ko yung bagong crocodile.
Mas malaki yun dito. Hindi naman sasakyan ko. Ito, maliit lang eh. Kaya ginagamitan ko lang ang technique. Magkakatapat po ang butas ng higpit ko. Huwag lang yung sosobra. Baka po maputol yung thread. Dahil pag nagiinit po yan, higpit po yan. Tapos susunod po natin gagawin left, front, back, back heel. Natapos po natin yung isang set. Yung panang gulong ko sa harap, pinagpalit po sa likod. Tapos, ginawa ko po kasi nung una, yung unang 5,000 kilometer, yung harap po, nalagay ko po sa likod. Ganun lang po yun, no? Parang tinulak lang. Ngayon, natapos ko yung isang set from right to left, from front to back. Ngayon, lilipat po natin to. Kung wala po kayong ganitong stopper, kahit bato lang, gamitin nyo. Para hindi yung mag-move. Kung mapapansin nyo, mga may jack na ganito. Bakit ganito? Yan. Yan. Ito, ginagamit din po ito pantanggal ng reserbang gulong. Sa mga SUV, ganito po. Pinapasok po ito doon sa likod ng pinto. Mamaya, papakita ko po sa inyo. Yan. Para ibaba po yung reserbang gulong. Dahil sa mga kotse, nakalagay lang po sa likod. Yun po ang purpose po nito. Napasok din to. Hindi lang po sa jack ang gamit. Ito, pangtanggal din ang reserbang ko. Ayun po. Luluwagan po natin uli. Counterclockwise. Kaliwa din o. Yan. Medyo sumigit na. Kaya ganun. Apakan lang uli natin. Para bumaba. Okay tayo. Sanay na. Kaya, pag hindi kayo sanay, eto, biyakampan nyo dyan. Ito, kaya ingat lang po. Pakaliwa ho, ha? Counterclockwise. Kahit mga babae, kayang-kaya po ito. Yun. Wala kayong mahawakan nito. Ayan, saka ka lang. Ayan, sipa-sipain nyo. Kung ayaw nyo mahawakan yung kaha nyo, kung marurumihan, dahil may mga maseselan po. Ayaw hawakan yung kaha, sipain nyo na lang. Pero mas madali, yung sinasakyan. Kung ayaw nyo, yan. Para kahit abutan po kayo si Bukid, sa bana, ano problema, kayang-kaya nyo magpalit ng gulong pag naplatang kayo. E ganun din gagawin natin doon sa kanan. Tuloy-tuloy na natin. So counterclockwise ulit. Yan, ito, may kapit. Higpit na sa katagalan. Yun. Yun, hindi yun. Kaya nyo ito ito nyo. Yun. Hindi masyado maigpit. Mahirap din masyado maigpit dahil may mga nababaling thread. Bale yan, magpapamahin siya pa ho kayo. Kailangan yung higpit, yung tama lang. Kaya yung pwesto nito, huwag yung ganun ho. Kung paano yung matutungtungan yun. Kailangan yung level lang. Ayan.
masyadong lubagan. Baka kumalas. Itong crocodile jack, ikita niyo po rito. Makanan. Para hindi ubuhaba. Yan! Saradong parang kalas na yan. Madali rito, bubombay mo lang na ganyan. Kailangan nakatapat sa chassis. Huwag po sa flooring. Dahil goodbye car. Butas ang inyong flooring. Kahit ang ninja ang gabi nyo. Yan. Yan, mabilis. Pagka nakita nyo mahat na, nakamadali ang crocodile jack. Yan. So, ikot lang pakaliwa para counterclockwise. Pero kung meron po kayong jack stand, mas maganda. Bakal po yun, na-adjust yun. Para kahit na mabagal kayong magtanggal, hindi kayo kakabakaba na bumagsak. Ako, okay, inigpitan ko yung original jack at binibilisan ko yung gilos ko. Kaliwa lang. Hindi kayo malilito, puro pakaliwa. Kahit saan mapunta posisyon ng gulong. Left, left, left. Pagpaliwa, left. Yan. Puro pakaliwa lang. Hindi po kayo maliligaw. Left, left. Yan. Ang paghigpit, pakanan. Right. Counterclockwise. Yan. Sigaw natin, ganyan. Hugot lang. Yun. Na natin to. Cut. Maliit yung space ko. Eto. Sobra to. So, ang pag-angat po nito, pakanan din. Mayangat. Bulong. Cut. Pakanan lang. Kaya pwede ko dapat sa kaliwa, pwede sa kanan. Ito, kaliwa naman. Kanina, kanan. Tapos yung jack nyo, kailangan lang stable dun sa chassis. Ayan. Makita ko. Ayan. Ganun. Nasaan na ba? Yun po. Stable. Ayan. Hindi po sa kaha. Dahil lulusot po yan sa kaha. Napakita ko po sa inyo para kahit kayo po hindi ko kayo mag-DIY. At saka dito pinapakita ko in case na maplatang kayo sa bukid, sa super highway, kahit babae po kayo, nasa mga bago pong magsasakyan, ay tayo nyo. Ayan. Papalit lang natin to. Ayan. Itong kanan na likod sa kaliwa. Para po pantay ang kain niya, hindi katulad ng iba. Tapat-tapat. Tapat. Katapat po to. Tapat po dito. Thank you.
Yun, higit na yan. Kalikod naman tayo. Last, not the least. Ginawa ko ngayong araw na to, cross yung harap sa kaliwa, dito sa likod. Harap sa kanan, sa likod. Kasi yung unang 5,000 kilometer na itinakbo ng gulong ko, yung harap, diretso lang nilagay ko sa likod. At yung likod, nilagay ko lang sa harap. Ganun lang po, straight line. Ngayon, ginawa ko cross line. Yan. Okay. Ito. Ito, medyo madali kong kinabit tong likod kesa rin sa kabila. Medyo na-stuck na pes tayo din. Pero mo, 5,000 kilometer. Eh dati, 6 months lang yung 5,000 kilometer ko. Ngayon, maging isang taon bago mag 5,000 kilometer. Kasi gawa nga ng panay lockdown. At wala masyadong pinupuntahan. So, ganun ulit. Clockwise, yung pagkikip ko. Una, light lang. Yung isa sagad. Kasi, hindi po siya magpapantay. Ayan. Mamayan yung naigpitan. Kailangan, pasok na pasok po yan. Nakaganon, no? Dahil pagka po hinigpitan nyo yan, ang hindi po pantay-pantay ang higpit. Eh, magwiwigil yan. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, pag nagwiwigil yan, may tendency lumago mga tornilyo at matanggal ang gulong nyo pag matuloy ng takbo nyo o kahit mabagal. Kasi may mga kaibigan ako, hindi lang isa, dalawa, lumipad ang gulong. Buti ka mo, walang tao, nasa bukid. Walang nadisgrasya. Yung isa, natanggalan sa highway. Yung pagawa sila ng sasakyan. Tanggal ang bumper ng isa. Ha? Isa, likur ang bumper. Isa pang ilalim. Eto, ganun din, kakaratihin nila. Na medyo migrate. Medyo maigpit na. Ayan, madali lang to. Kanina, cross jack. Ito, crocodile jack. Hydraulic, pakaliwa. Para bumaba. Ayan nyo, tumunog yung aking sapin sa harap. So, ang higpit, pakanan lang. Ayan. Para pag naplatan po kayo, alam nyo yung gagawin nyo. Kasama po rin ko sa pag-rotate ng gulong. Tapat. Ayan. Kailangan yung tamang hitot lang. Dahil baka maputol ang trip. Ikit lang po yan. Ayan. Good. Ganun lang po ang mag-rotate ng gulong. Yung first 5,000 kilometer, yung harap, lalagay nyo lang sa likod. May another next 5,000 kilometer na itinakbo ng sasakyan. Pa-cross. Yung harap sa kaliwa, lalagay sa likod. Yung likod sa kanan, lalagay sa harap. Harap sa kanan, lalagay sa likod. Sa kaliwa. Yung kaliwang gulong sa likod, lalagay sa harap. Pag ganun lang, para hindi kayo man. Cross. Para pantay po ang kain ng gulong. Para pag nagpalit po kayo, isang palitan lang. Kasi pagka makapalit pa yung likod, kalbo na yung harap. Tapos, puro harap ang palit nyo. Inabot na ng 5 years yung likod. Pwede sumabog po yan kasi nag-expert din po ang gulong. So, mapagpalang araw po sa inyong lahat at happy 2022.